Hello guys! Welcome sa ating makabagong sistema ng pagninegosyo. Ngayong araw, pag-usapan natin kung ano at paano ito. Bago ang lahat, pakilala ko muna ang aking sarili. Ako pala si Armida Sisikan, nagsasabi, kung ikaw ay may pangarap, trabahuin mo, hanapan mo ng paraan, makamit mo ito. Okay? So ngayon po, share ko lang sa inyo paano ako napunta sa negosyong ito. Bago ang lahat, nais ko na kupong pag-usapan natin, bakit ba natin kailangan mag-aral? Okay, bakit ba natin kailangan mag-aral? Siguro po, sasagutin ko po yung tanong na yan. Kailangan po natin mag-aral para po makahanap ng magandang trabaho. Bakit ba natin kailangan ng magandang trabaho? Kasi po, kailangan po natin kumita. Kasi po, yung kita natin, doon po yan mapupunta sa ating mga pangangailangan. So, yung mga pangangailangan natin katulad po ng pagkain, damit, bahay, yun po yung mga bagay na kailangan po natin ng pera. So ngayon po, idagdag po natin dyan sa ating pangailangan sa panahon ngayon, yung cellphone at saka load. So yung cellphone po, na parang naging basic na din po natin yan ngayon. Kasi kahit nasa malayo, lalo na sa panahon ngayon na hindi na tayo kaagad magkikita-kita, hindi kahit tayo kaagad makapag-travel. So, sa pamamagitan po ng phone, madali po natin makausap yung mga taong mahal natin sa buhay. Madali po natin, kahit nasa malayo, parang nasa malapit din. Okay? Pero hindi yan mag-function pag wala ring load, di ba? Kaya magkasama po yan. Load at saka cellphone. Ngayon po, so, yan po ang sinasabing or tinatawag nating basic needs. Naging basic needs na po natin. Ngayon, may mga paraan po paano natin yan mag-provide. Paano natin makuha ang mga bagay na yan. So, kailangan lang po natin humanap ng mapagkakitaan. So, may mga paraan po para tayo, paano tayo kumita. Una, pwede po tayong magtrabaho or mag-empleyado. So, sa pagiging empleyado, meron tayong tinatawag na boss. Okay? So, kikita tayo dyan, kumikita tayo dyan. Kaya lang, sa panahon ngayon, hindi na po madaling magkaroon na ng trabaho or pumasok sa pagiging empleyado. Kasi nga, marami pong nalulugi, marami pong lumagpak na kumpanya. So, at saka dahil din po sa technology. So, yung kakayanan ng 10 tao, pwede na lang isa. So, ganun po. Dahil po sa napaka-high-tech na talaga. Kaya, nagbabawas po ng tao. Ngayon, ang iba ay mag-abroad na lang ako. Yes, maganda po mag-abroad. Kaya lang, sa pag-abroad, hindi din po madali. Lalo na sa panahon ngayon na kinakaharap natin buong mundo, may pandemya. Okay? So, ay mag-showbiz na lang ako. Kasi maganda naman ako, guwapo naman ako, may talent pa, di ba? So, pwede ka rin. Tingnan mo kung papasa ka ba. So, kung sakaling pumasa ka, sisikat ka. Ang masakit doon, kapag hindi ka nasikat, hindi ka nakikita. Wala nang kukuha sa'yo. Okay. Ngayon, meron po akong alam na pwede rin yung tinatawag na negosyo. So, sa negosyo po, kailangan po natin ng kapital. Malaki ang kapital mo, malaki kita mo. Pag maliit ang kapital mo, maliit ang kita mo. E 100,000 sa panahon ngayon. Sabi nila, pag negosyo, maliit lang daw yan. Kapatid, malaki na din yan, di ba? Pero, yun nga, ano bang mabibili mo sa 100,000 sa negosyo na naisipan mo? Okay? So, ngayon, meron akong i-introduce sa inyo na isang negosyo, hindi po kailangan ng 100,000 para ka makapagsimula. Dito po, hindi masyadong malaking kapital. Walang masyadong kalugian. Dito po, kailangan mo lang ng time at trabaho. Kapatid, pwede ka dito. Wala po ditong pinipili. So, ito po,
introduce ko sa inyo si Crowd1 or ICT. So, Impact Crowd Technology. So, si Crowd1 po was founded last January 25, 2019 by Jonas Eric Werner. Ang CEO po natin si Mr. Johan Stilvon Holsten. So, sila po yung dalawang tao na nasa likod ng company ito na nagtatrabaho at nangangarap na makatulong ng maraming tao, hindi lang sa isang, sa hindi lang sa Europa, kundi sa buong mundo. So, ganun yun. Ngayon po, ang produkto po ni Crowd1 ay intangible products. So, pag sinasabi po natin intangible products, hindi po siya nahahawakan. Hindi po katulad ng mga tangible products. Pag sinasabing tangible products, nahahawakan katulad ng kape, sabon, toothpaste, shampoo, kung ano-ano pa. So, yun po yung mga tangible products. Iprodukto po ni Crowd1 ay mga intangible products. So, katulad po ng e-books. So, ang e-books po, dati-rati, kaya po siya tinatawag na e-books kasi po, online na po siya. So, under po siya sa software. So, ibig sabihin po, si Crowd1 nag-promote po ng mga software products katulad po ng e-books, ng gaming. Okay? So, yung e-books natin, under po siya sa Migrate Hub. So, yung Migrate Hub po, para po siyang bookstore na doon ka na po pwedeng bumili ng mga e-books, mga educational books. So, yung e-books, napakalaking tulong po yan sa sarili natin kasi tinuturuan po tayo or tuturuan po tayo paano po ma-boost yung sarili natin. Paano tayo haharap sa mga tao, paano po tayo maging magbuting tao, paano po tayo maging magaling sa negosyo, paano tayo kumita ng mas maganda. So, yun po yung nasa e-books. So, no, mahal po yan pag binibili natin. So, ngayon po, dito sa Crowd1, may pagpipilian ka po kung ano yung gusto mong piliin para magkaroon ka ng e-books. Tsaka, sa software naman po, so, yung software, ibig sabihin po, kailangan lang po natin dito, cellphone o kaya'y computer. So, as long as may Android phone ka or may computer ka, pwede ka po sa negosyong ito. Kasi dito po, parang ano lang, 'di ba? Sabi ko nga kanina, yung cellphone napaka-importante ngayon. As long as may load ka, pwede ka nang makapag-YouTube, pwede ka nang makapag-Facebook, pwede ka nang makapag-Instagram, pwede ka makapag-Twitter. So ibig sabihin, pwede ka makapag-communicate at makapagbenta ng kung ano-ano sa pamamagitan ng mga nababanggit ko. So sila po yung mga under po sa software. So si Crowd1 po ay tumutulong po na mag-market ng mga ganong produkto, mga ganyang produkto. So ngayon po, si Crowd1, meron po siyang third party company or affiliate, nag-affiliate na company. So yun po yung Afilgo, Mixter at saka Life Trends. So si Afilgo po ay isang online gambling developer. So ibig sabihin po, pag tinatawag na yung online gambling developer, siya po yung gumagawa ng mga katulad po ng lottery, mahjong, online game na pwede mo nang laruin through online. Instead, pupunta ka pa ng Vegas para maglaro niyan, hindi na kailangan, download mo na lang sa phone mo. So, available na po yan sa Crowd1. Sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, wala pa. Kasi, hindi pa na-approve dito. Ngayon, meron din tayong tinatawag na Mixter. So, yung Mixter naman ay online gaming. So, katulad po ng Dota, ML, Flappy Bird, Candy Crush, at kung ano-ano pang laro. So, yun naman po yung mga laro na sumisikat. So, yan po yung laro na meron si Mixter. So, si Mixter yung online developer, online gaming developer. So, yun yun. Si Life Trends naman ay, siya naman po yung online
transportation and hotel bookings. So yan naman po yung kay Life Trends. So ngayon po, paano ba ma-market ang mga produktong ito? So dahil po kay Crowd1, ang ginagawa po ni Crowd1 para po mas marami pong kumikita at ma-market po ang mga produktong iyan, ginagamit po ni Crowd1 ang tinatawag na multi-level marketing system. So multi-level marketing system, isang pamamaraan na hindi mo kailangan ng store o ng mga anything na or malaking kapital para lang makapag-market ng produkto mo. Pero pwede kang kumita ng malaki. So multi-level marketing, isa po siyang legal na pamamaraan sa pagninegosyo. So ito po 'yon. So nang dahil po sa multi-level marketing, kaya po nating gumawa ng traffic sa gaming industry, kaya po nating gumawa ng traffic sa booking transportation and hotel bookings. Kaya po nating gumawa ng traffic para po sa mga trainings or educational trainings. So ganun po. Ngayon, sa multi-level marketing system, ang ginagamit po ni Crowd1 ay ang binary system. So sa binary system po, dito po tayo kikita. Babayaran po ni Crowd1 yung tao para po mag-market, para po gumawa ng traffic. So binary system. So ito po yung mga benefits na ibibigay ni Crowd1 through binary system. So ways to earn, meron po tayong discount. Meron po tayong commission base na yung discount 15%, yung commission bonus naman is 25%. Tapos meron din tayong fair of loss bonus na within 14 days. So kailangan mo lang dito makakuha ng 4. Okay, mamaya pag-usapan natin 'yan. Meron din tayong matching bonus. So sa matching bonus 10%. Tapos meron tayong network level from team leader to president. Meron din tayong residual bonus quarterly. So yun po yung mga benefits na ibibigay ni Crowd1 kapag ikukwento po natin sa mga kakilala natin si Crowd1. Okay? Ngayon po, paano ba sumali or how to join? So simple lang po, para po tayo mapapabilang or mapasok dito sa Crowd1, kailangan lang po nating mamili ng package. Okay? Or bumili ng package. So sa package, meron po tayong white package na tinatawag. So naghahalaga ng 99 euro or sa piso po nasa 6,000 siya. Tapos yung black package naman nasa 299 euro or 18,000. Yung gold package naman is nasa 799 euro or 50,000. At saka titanium nasa 2,499 euro na nasa 150,000 naman. So ito mga package na to, ang mga benefits niyo po niyan ay nakaakibat po dyan yung e-books. So yung e-books po, naging libre na lang po yan sa package. Ikaw po mamamili kung ano yung package na gusto mo. So pag white package, may e-books ka dyan. Ang maganda dyan, dinagdagan pa ng may system ka na sa Life Trends. So pwede ka nang mag-book. Once bumili ka po ng white package na 6,000, may free training ka na, may system ka pa sa Life Trends. Ang maganda dyan, may dinagdag pa si Crowd1 na weekly Crowd1 rewards. Mayroon pong rewards na binibigay every week. Ikiklaim po natin for free. So yung Crowd1 rewards na yun, yun po yung equivalent po niyan, yun yung pong owner rights natin. So matatanggap po natin yan quarterly, magiging tira po yan quarterly. So ganon. Tapos the higher package you get, the higher owner rights din meron ka. So ganon po yon. Okay, ngayon
paano ba mag-flow ang negosyong ito? Ganito lang. So, halimbawa, okay, kailangan lang po natin mag-create ng team. So, sa dalawang team, kasi nga sinasabi, binary. So, dalawang team ang kailangan i-create. So, kailangan mong bumuo ng left team at saka right team. So, sa left team, halimbawa, sa, dahil may 14 days ka na fear of loss bonus, so, kailangan mo, pagkapasok mo, kailangan makakuha ka ng 4. So, sa 4 na nakukuha mo, hatiin lang natin yan, okay, sa dalawang team. Pwede natin gawing 3 sa right, isa sa left. Kasi po may palisi si crowd 1 na 1:1, 1:2, at saka 1:3. Paano ba yan? So, yung 1:1, kapag may pumasok sa left mo na white isa, tsaka sa right mo, white din isa, so yun tinatawag na 1:1. Magmamatch po yan. So, iyan na po yung match. Okay? Magmatch po yan, magpares. So, pag nagpares yan, babayaran ka po ni crowd 1 kasi 90 yung points ng white. So, 90 plus 90 equals 180. So, tanggalin lang natin dyan yung 0. So, magiging 18 euro na yan. So, babayaran ka ni crowd 1 ng 18 euro pag 1:1. So, nasa 1,000 plus din yan. Ngayon, kung 1:2 naman, so, dalawan yung sa right mo, isa sa left, so, 90-90 yan, itututal natin yan, kung abot yan ng 27, so, tanggalin lang din yun natin yung 0, magkakaroon ka na, or babayaran ka ni crowd 1 ng 27 euro. Ngayon, kung 4, sabi ko nga, hati natin sa 4, so, kung 4 ang nakuha mo, so, 3 sa right, isa sa left, so, babayaran, kung puro white ang pumasok sa'yo, babayaran ka ni crowd 1 ng 36 euro. So, ibig sabihin po, 18 plus 18, 36, tama? So, kaya po, 36 euro ang ibabayad ni crowd 1 sa'yo. So, ngayon po, maliban dyan, sa fear of loss bonus na may nakakuha ka na ng 4, babayaran ka pa ni crowd 1 ng 125 euro para sa fear of loss bonus mo. So, big sabihin, nakuha mo na yung 4, pumaris ka na, nakakuha ka na ng 36 euro, may 125 euro ka pang dagdag. So, ganun. Ngayon, so, pag halimbawa, ito naman, nakakuha ng 4 din, so, ibig sabihin, ganun din ang mangyayari. Magkakaroon din siya ng 125 euro at saka 36 euro sa pairing bonus. Okay? So, ganun. Ngayon, how to start? Okay. Armida, hindi ko masyadong naintindihan yung negosyo. Nagustuhan ko, pero hindi ko masyadong naintindihan yung negosyo. Paano ba talaga? Paano ba gagawin? Paano simulan? So, ito lang po, how to start. Simple lang ang gagawin. Unang-una po, balikan mo po yung video. Panoorin mo po ng paulit-ulit. Kahit 5 times. Libre naman eh. Diba? Sa video, hindi mo naman kailangan mamasahe para panoorin yung video or mag-attend ng training. Panoorin mo lang kasi may load ka naman. So, sayang yung load mo. Hindi mo magagamit. Panoorin mo ulit yung video. 5 times. Kung hindi mo pa naintindihan, ulitin mo ulit. Another 5 times. Wala pong problema. Panoorin mo lang hanggang sa maintindihan mo, hanggang sa mas mahasa mo yung presentation. Okay? So, ganun. Pangalawa, gumawa ka po ng prospect list. So, prospect list po, sa lahat po ng mga kakilala mo, isulat mo lang sa papel o kaya yung notebook, isulat mo para may guide ka kung sino yung gusto mong offeran ng negosyo. So, yung mga pangalan yan, yun yung isa-isa mong sharean ng negosyo. Pwede mong i-share yung video ito para sa kanya, para at least mas makikita din niya kung ano yung negosyo na ina-offer mo, yung nakikita mo. Pangatlo, kailangan mo lang mag-decide. So, once nakapag-decide ka na, simulan mo yung negosyo. Kasi,
hindi mangyayari sa buhay mo pag hindi mo simulan ang negosyo, kapag hindi ka magdesisyon. So, katulad ko po, kahit na nung lockdown, walang-wala ako, pero nakikita ko yung negosyo, maganda siya. Meron akong patutungo, meron akong mapupuntahan. So, nag-decide po ako, ginawan ko po ng paraan, paano ako makabili ng package na ito. So, ganun. Tapos, pang-apat, kailangan po, beware po sa discouragement. Kasi, yung discouragement, hindi po yan magagamit pambili ng pagkain, pambayad ng tricycle, pamasahe. Hindi po yan magagamit. Yung discouragement, hindi po natin yan magagamit pambayad ng bahay or kung ano paman. So, discouragement po, isang makakatulong po yan sa atin paano po tayo mag-grow. Depende na po natin paano natin yan i-apply. So, katulad po ng isang kwento ko lang sa inyo. Isang kwento tungkol po sa isang patpating palaka. Yung patpating palaka, one time, nahulog sa isang, na kung alam nyo yung ano, yung wheel. So, diba? So, yung wheel kasi, natuyuan. So, walang tubig. So, ang nangyari po, may marami pong palaka doon. One time po, may isang patpating palaka. Ang ginagawa niya po, kasi curious siya kung ano yung meron sa labas. So, ang ginawa niya, every morning po, every day, talon siya ng talon. So, wala po siyang ibang ginagawa, kundi tumalon ng tumalon. Ngayon po, sa kakatalon niya po araw-araw, one time po, nakarating po siya sa pinaka taas. So, nakita niya po kung gaano kaganda yung labas ng balon. So, ang nangyari po, na-slide po siya, kaya nahulog siya ulit. So, nung nahulog siya, kinagabihan, hindi po siya makatulog kasi nakita niya po kung gaano kaganda ang labas. Nakikita niya doon yung sun, yung mga puno, yung mga lahat, nakikita niya kung gaano kaganda yung mundo. So, hindi po siya nakatulog. Ang nangyari po, kinabukasan, inagahan niya po yung pagising. Talon ulit siya ng talon. Kaya lang po, meron pong palaka na nagsasabi sa kanya, "Hoy, patpating palaka, ano bang pinagagawa mo? Ba't ka ba dyan talon ng talon? Wala kang mapapala. Kung lagi kang tumatalon dyan, hindi mo makukuha. Hindi ka rin makakarating doon sa gusto mong puntahan. Kasi kami nga dito, matagal na kami dito. Dito na kami lumaki. Dito na kami pinanganak. Dito na kami tumanda. Walang nangyayari. So, huwag ka nang mangarap na makalabas pa sa balon na ito." So, yun yung sinasabi ng mga ibang palaka. Pero, ang ginawa ng patpating palaka, tumuloy po siya. Tuloy-tuloy po niyang ginagawa yung pagtatalon. Hanggang one time po, nakarating po siya ng mas malayo. So, ang nangyari po, sabi niya sa sarili niya, ayaw na niyang bumalik sa balon na yun. So, yun po, yung mga nakakita sa kanya, yung ibang palaka nakakita sa kanya na malayo na yung narating niya, tinawag siya, "Patpating palaka, paano mo ba ginawa? Ano bang ginawa mo? Ba't ka nakarating dyan?" Pero ang nangyari po, hindi na po narinig ng patpating palaka ang sinasabi ng ibang palaka. Kasi bakit? Yung patpating palaka pala ay bingi. So, kung hindi po, ano bang moralism doon? So, kung hindi po siya nagbibingi-bingihan o hindi po bingi si patpating palaka, siguro po, kung nakikinig siya doon sa mga palaka na nagsasabi sa kanyang huwag kang tumalon, tumigil ka na dyan, siguro hindi siya makalabas sa balon na yun. Kaya lang, hindi po niya pinakinggan yung mga sinasabi nila, kaya po nakalabas siya sa balon. So, ang moralism doon po, yung discouragement, pwede din po yan, makatulong din sa atin yan, mag-push para magtuloy po tayo na makuha yung mga gusto natin sa buhay. So, yun lang po. At saka, pagtulungan po natin ang negosyong ito, kasi po ito ay isang online digital marketing. So, wala po tayong ibang gagawin, kundi gamitin kung ano yung meron tayo. Kung Android yung phone natin, gamitin natin yan para kumita, hindi po para lang sa laro. Kasi, ang paglalaro ay for entertainment lang. Gamitin din natin pandagdag na kumita din. Okay, salamat!